Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kayang pabahay sa mga Pilipino, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang PTV at Pag-ibig Fund para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Para sa kapakanan ng mga empleyado ng People's Television Network o PTV, partikular sa mga Contract of Service o COS. Yan ang layunin sa paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA signing sa pagitan ng PTV at ng Pag-ibig Fund kanina sa kanilang tanggapan sa Diliman, Quezon City. Pinangunahan ng MOA signing ni na PTV General Manager Analisa Puod at Attorney Robert Dolier mula sa State TV Network. At sa panig naman ng Pag-ibig, naroon sina Domingo Jacinto, ang Acting Vice President ng NCR Northeast Group, at Mervin Pereda, ang Area Head ng NCR North, na pagkasunduan na direkta ng kakaltasin at ihulog ng PTV ang kontribusyon sa Pag-ibig Fund ng kanilang mga COS employees na interesadong magkaroon ng monthly contribution. 200 pesos ang minimum na hulog kada buwan sa Pag-ibig Fund. Pwede ring mas malaki pa sa halagang ito, depende sa kagustuhan ng PTV COS employees. Ito'y bahagi po ng ating pagtugon dun sa direktiba po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan po yung mga COS, Contracts of Service, na nasa mga government agency na sila po ay magkaroon po ng mga benepisyo habang sila po ay hindi pa regular. At sa tulong ng kasunduang ito, yung kanilang paghuhulog sa Pag-ibig Fund at yung pagmemembro nila sa Pag-ibig Fund ay tutulungan sila ng PTV4 sa pag-remit mula sa kanilang kinikita para ito ay convenienteng maihulog for their benefit sa Pag-ibig Fund. Hindi na nila kailangan pang gawin on their own yung pagpaparehistro, yung paghuhulog para sa kanilang pag-ibig contributions o savings dahil, again, salamat sa PTV4, PTV4 na ang gagawa nito para sa kanila. Sabi ng Pag-ibig Fund, mahalaga ang pagpapamyembro sa kanila, lalo na sa mga empleyadong hindi pa regular. Marami kasing benepisyo ang maibibigay ng Pag-ibig sa kanilang mga miyembro. Tulad ng aming savings programs, ng ating multipurpose loan, at ng ating housing loan. It would be very convenient po para sa aming mga PTV, COS, para hindi na po kami mag-book ng appointment to walk-in pa sa Pag-ibig para mag-update ng mga requirements and documents. So very helpful po siya para sa amin. Inanunsyo rin ng Pag-ibig Fund na maaari ring makapag-avail ng acquired assets sa mga COS employees ng PTV mula sa Pag-ibig kung nais nilang tumira sa isang Pag-ibig property. Ganito rin ang maaaring gawin ng grupo ng mga individual o asosasyon na gustong mag-avail ng programa. Isa sa mga maraming benepisyo ng Pag-ibig Fund ay yung pagkakaroon ng pagkakataon na makabili ng ating mga acquired assets. Sa ating acquired assets, sa Pag-ibig acquired assets, maaari nila itong mabili individually or maaari nila itong mabili as a group. At kapag sila ay bibili as a group, at ang kanilang kabuuang mabibili sa Pag-ibig Fund na acquired assets ay aabot ng at least 10 million pesos. Okay. Sila ay magkakaroon pa ng diskwento na nagkakahalaga ng 40% sa kanilang bibilhin. At ito, sa palagay ko, ay napakalaking tulong muli para sa ating mga kababayan, partikular in this case dahil sa pinirmahan nating kasunduan para sa mga contract of service personnel, maging sa mga empleyado ng PTV4 na magkaroon ng pagkakataon for home ownership. Isa ito sa mga paraan ng Pag-ibig Fund upang gawing mas accessible o abot kaya sa mga miyembro ang kanilang mga pabahay. Pagtalima nila ito sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang pabahay sa mga Pilipino. Kahit saang lugar na mayroong acquired asset na maaari nilang bilhin mula sa Pag-ibig Fund. At mula sa aming talaan, mula sa aming listahan ng acquired assets, yung pong tinatawag na for negotiated sale, dyan sila maaaring makapili ng kanilang maaaring bilhin. Nariyan din ang programang MP2 ng ahensya kung saan makapag-iipon sa Pag-ibig ang mga miyembro na may mas mataas na interes kumpara sa karaniwang savings deposit. Tiniyak ng Pag-ibig na napangangalagaan at protektado ang savings na ito. Maaari ring mag-download ng Pag-ibig app para mas mabilis ang transaksyon ng mga miyembro.
una nang pinuri ni Pangulo Marcos ang Pag-ibig Fund dahil sa pinakamataas na dibidendo o kinita nito na naitala noong 2023 na makatutulong sa pabahay program ng gobyerno. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.